Magandang araw po sa ating lahat. Meron po akong dalawang klase ng wire. American wire gauge number 14. Ito. At American wire gauge number 12. Pag-aaralan po natin kung paano siya balatan. At kung paano mag-splice ng dalawang wire. Kung paano pagdugtungin. Okay? Gagamitan natin ng side cutter plier at electrical plier. Okay? Pag-aaralan po natin kung paano i-splice ang number 12, American wire gauge number 12. Practicean natin siya na pagdugtungin yung splice gamit ang rat tail connection. Tansyahin mo lang 1.5 inch. Pakiramdaman mo kung mapuputol mo, kaya dahan-dahan lang. Yun na, kahit wala na siya. Kung kaya mong kamayin mo, pero mahirap yan. Kaya kailangan ng gamit mo electrical plier tsaka long nose plier, kasi yun yung pang-iipit mo dito at sya yung pang-sikwat mo. Unti-unti mo sya. Kasi mahirap hilain yan. Naramdaman mo lahati na, sumubra na, pwede mo nang hatakin. Yun. Okay. Balatan mo na isang wire. Tansyahin mo na rin. Parehasin mo. Paikutan mo. Unti-unti lang. Pero pag may long nose plier yan, mas mahaba yung pagsikwat niyang gano'n. Medyo naramdaman ang kalahati. Hatake mo. Okay. Dapat long nose plier. Hindi pwedeng kamayin. Ito ang panghahawak mo. Pipilipitin mo to ng long nose plier. Kaya lang, wala tayong long nose plier. Side cutter. Pero, dahan-dahanin mo, huwag masugat yung wire, yung conductor. Kamayin muna natin habang wala pang long nose plier. Or baliktad. Kaya lang hindi mo to pwedeng pang ipit kasi makakat. Dito mo siya ipitin ngayon. Doon. Dito mo siya ipitin para mapilipit mo to. Pag electrical works,
hanggat maaari, safety. Kaya may power man o wala, huwag mo siyang hahawakan. Okay? May power man o wala, huwag mo siyang hahawakan. Lalo na pagka nasa junction box ka na o nasa utility box ka na at nagko-connect ka na ng mga wires, hanggat maaari, huwag mo siyang hahawakan. May power man o wala. Okay? Practicing mo. Ayan, pag naghiwalay-hiwalay na ganyan, twist mo. Pilipitin mo. Aalalayan mo na huwag masusugatan yung wire. Nag-DIY ka, huwag mo mamadaliin. Gandahan mo ang gawa mo. Pero pagka master electrician ka na at mabilisan na at kontrata na trabaho, hindi na. Yan. Kung hahawakan mo man siya dito sa insulator, gaya ng dati, pag-jointing natin siya gamit ang joints na rat tail joints. And assuming nagko-connect ka na sa junction box, magdudugtong mo na siya. Ayan, medyo naka-X yun, silipitin mo na siya ngayon. Huwag naman masyadong nakahiwalay. Malalayo mo na lang, huwag mong hahawakan. May kuryente man o wala, huwag mo siyang hahawakan. Gamitan mo lang ng plier. 3 4 5 6. Ayan, 6 turns, pwede na yan. O, diba? Kapit na kapit yan. Walang loose connection, walang hiwalay. Okay? Ayan, yung sumobrang ganyan, tandaan mo, pag sama-samahin mo sila ulit. Okay? Kapit mo ganun. Ngayon, ilalak mo siya. Kaya, pag-practice mo yan, na huwag mong hahawakan kaya may kuryente man o wala, ilalak mo siya. Press. Boom. Okay na yan. Alak. Rat tail. Okay, first try. Not bad. Yeah. Kung hindi ka satisfied, pwede mo siyang putulan. Cut mo yung mga sumobra, gano'n. Yun. Kasi yun yung mga tutusok sa kwan eh. Yun yung mga tutusok sa electrical tape. Press mo siya ulit para malinis. Kailangan naka-rat tail, naka-lock. Po. Yan po yung sample ng rat tail connection. Ayan.
pagtitipan mo siya mula dito hanggang na mga 1 inch or 1.5. Pagtitipan mo siya at batakin mo ng konti parang plastiko yan. Sa bandang nabalatan kakapalan mo siya yun. So, ganun. Tapos iba ilalak mo siya sa dulo. Okay? May insulator naman na, may tape na, pwede mo nang hawakan. Press mo siyang ganun. Okay? Pabalik ulit. Okay. Medyo hatakin mo para matalian siya. Ayan, pwede mo nang hawakan pag may tape na. Yun. Yun. Yun, nakakover siya sa dulo. Make sure na walang lumalabas na strands ng wire. Ayan. Okay. Ayan na. Sample ng rat tail joints. Okay. Ganyan pag na-tapean mo na siya. Lalagay mo sa junction box, bend mo siyang ganun. Assuming may junction box, ganyan, huwag mo siyang ididikit sa may junction box.